Noong February 9, 1904, sorpresang inatake ng Japanese Imperial Navy ang Russian Empire's Eastern Fleet na nasa Port Arthur sa Dalian, China. Habang ang Tsar naman ng Russia na si Nicholas II ay naniniwalang kayang-kaya nilang talunin ang mga Hapon na para sa kanilang tingin ay mga unggoy lamang. At ipinadala ang kanyang Baltic Fleet na winasak ng mga Hapon sa famous Battle of Tsushima. Ito ang kwento ng Russo-Japanese War, digmaan sa pagitan ng dalawang imperyo na nagresulta sa pagkatalo ng Russian Empire at pagkawala ng kanilang impluwensya sa Eastern Pacific na naging dahilan sa pag-angat ng Japanese Empire sa mundo bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ang Meiji Restoration noong 1868, tinanggap ng mga Hapon ang mga Western ideas, kasama na dito ang mga technological advances at iba't iba pang mga makabagong paraan sa lahat ng industriya, lalo na sa teknolohiyang pangmilitar. Kaya sa huling bahagi ng 19th century, nag-transform ang Japan bilang isang modern at industrial na nasyon dahil gusto ng mga Hapon na kilalanin sila bilang equal sa mga bansa sa West. Ang intensyon sa Meiji Restoration ay para maging modern ang Japan at dahil isa itong imperyo, ay natural na merong imperialist expansionism ang palaging nasa kanilang plano. Sa mga taon ng 1869 hanggang 1873, mainit na pinagdidibatihan ng mga Japanese elite kung kailan nila sasakupin ang Korea dahil merong gustong sakupin na agad ito at meron ding gustong sa kanilang kapag talagang modernize na ang kanilang militar dahil kapag aatake sila sa Korea, dapat isang atake lang matatalo kaagad nila ang mga Koreans at makikita sa buong mundo ang lakas at kapangyarihan ng kanilang militar at higit sa lahat ang kanilang emperador. Noong 1887, nagbigay ng speech si Inouye Kaoru, ang foreign minister ng Japan na nagsasabing para matransform natin ang ating imperyo at mga tao, kinakailangang itulad natin ito sa bansa sa Europa. At dahil ayaw ng mga Koreans na ma-modernize ang kanilang bansa, pati na ang China, nasa atin ang karapatang sakupin sila sa ilalim ng ating imperyo para imulat ang bansang ito na tayo ang ilaw na magbibigay sa kanila ng liwanag. Habang ang Russian Empire naman, isa ring malaking imperial power na merong malawak na nasasakupan, higit sa lahat ay meron din itong ambisyong manakop pa ng mga teritoryo sa silangan. Sa mga taon ng 1890s, mas lumawak pa ang imperyo ng mga Ruso sa Central Asia hanggang sa Afghanistan. Napakalawak nito na sakop ang mga bansa mula sa Poland hanggang sa West sa Kamchatka Peninsula sa Silangan at sa pagtatag nila ng Trans-Siberian Railway hanggang sa pantalan ng Vladivostok. Naniniwala ang mga Ruso na kayang-kaya nilang palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Noong 1894 at 1895, naganap ang First Sino-Japanese War sa pagitan ng Qing Dynasty ng China at Japanese Empire dahil sa pagkontrol at impluwensya ng dalawang bansa sa Korea na nasa ilalim ng Joseon Dynasty dahil ang Korean court sa mga panahon na yon ay divided sa pagitan ng reformist faction na pro-Japanese at ang mga conservative faction na pro-Chinese. Noong 1894, ang pro-Japanese faction sa Korea ay
tangkang magkurita, pero napigilan ito ng Chinese troops na ipinadala ni General Yuan Shikai at nag-establish ng garrison sa Seoul. Isa pang rebelyon ang naganap sa Korea ng mga common people na pinamumunuan ng Tonghak Religious Movement na nagresulta sa pag-request ng Korean government na magpadala ng troops ng Qing Dynasty para ma-stabilize ang kanilang bansa, na kung saan nag-respa ng imperyo ng mga Hapon sa pagpapadala rin ito ng kanilang mga sundalo para tapusin ang Tonghak Rebellion at nagtatag ng puppet government sa Seoul na siyang tinutula ng mga Chinese, kaya nagresulta ito sa digmaan. Dahil sa kaguluhan sa Korea noong 1896, tumakas ang hari nitong si King Gojong sa Russian Legation dahil sa kanyang paniniwala ay papatayin siya ng mga Hapon para sakupin ang kanyang bansa. Kaya doon na nagsimula ang pagpasok ng impluwensya ng mga Ruso sa Korea na nagresulta sa pagkatalsik ng Japanese puppet government sa Korea. Inukupa pa ng Russian Empire ang Liaodong Peninsula noong 1897 at itinayo ang Port Arthur na kung saan doon inilagay ng mga Ruso ang kanilang Pacific Fleet. Itinayo pa ang Russian-Chinese Eastern Railway sa Manchuria na pinamamahalaan ng mga Ruso na merong maraming Russian troops ang nakadistino sa lugar. Ang headquarters ng mga Russian ay nasa siyudad ng Harbin na mas kilala sa panahon na yon bilang Moscow of the Orient, na sa pagtakbo ng panahon ay nagiging Russian province na. Napagkasunduan kasi ng China at Russia na pauupahan ng Port Arthur ang mga Ruso sa Dalian. Nagsimula na rin magtayo ang mga Russian ng bagong railway mula sa Harbin papuntang Mukden hanggang sa Port Arthur ang South Manchurian Railroad. Ang pagtayo ng rilis na yon ay isa sa mga dahilan sa Boxer Rebellion sa China. Nagsimula na ring magtayo ng mga kalsada sa Korea ang Russian Empire at noong 1898, nagkuha ng mga Ruso ang maraming concessions sa mga minahan at forestry malapit sa Yalu at Tumen Rivers na siyang nagbigay ng kaba sa mga Hapon na dahan-dahan ang sinasakop ng Russian Empire ang Korea. Dahil sa mga pangyayari, nakipag-negotiate ang mga Hapon sa mga Ruso na hindi na sila makikialam sa Manchuria at malaya ang mga Ruso na sakupin nila ito mula sa mga Chino. Ang tanging hiling lang nila ay ibigay sa mga Hapon ang kontrol sa Northern Korea, samantala nakipag-alyansa naman ang Japan sa Britanya at pinirmahan nila ang Anglo-Japanese Alliance noong 1902 kung sakaling papalag ang Russia ay merong backup ang Japan. Pero ang bagong tsar ng Russia ay walang sariling desisyon, napakahina nito pagdating sa decision making at walang interes sa militar, hindi katulad ng Emperor Meiji at ng karamihan sa mga Hapon na talagang iisa lang ang hangarin. Kung ano ang sasabihin ng kanilang emperador ay talagang susundin nila ito kahit paman na makikipagdigma sila sa kahit sinong bansa. At dahil sa pananaw ng mga Hapon na talagang hindi sila pinapansin ng mga Russian at patuloy ang pagbibigay nito ng tensyon sa rehiyon, kaya noong February 8, 1904, inatake ng Japanese Imperial Navy ang Russian Far East Fleet sa Port Arthur. Makalipas ang 3 oras, nagdeklara ng digmaan ng Japan laban sa Russian Empire. Nagulat si Tsar Nicholas II nang makarating sa kanya ang balita. Hindi siya makapaniwala na ginawa ng mga Hapon. Dahil sa kanyang sariling pananaw ay mga unggoy lang naman ang mga ito, pero ang totoo ay hindi talaga alam ng Tsar kung ano ang kanyang gagawin. Kaya binigyan ito ng advice na kailangan nilang mag-counterattack at magdeklara din ang gyera sa mga unggoy na napakaliit lang naman daw ng bansa ang Japan. Ano ba ang kakayahan itong labanan ng kanilang makapangyarihang imperyo na siyang pinagbigyan naman ng Tsar? Isang pagkakamali na siyang magpapabago ng lahat sa mundo.
Binarikada ng mga Hapon ang 4th Arthur noong February 13, inatake nila at pinalibutan ng ilang concrete field steamers para mablock ang entrance sa Pantalan. Nakatakas naman ang dalawang Russian battleship noong April 12, 1904, pero nabangga nito ang mga Japanese mines sa dagat na siyang dahilan sa paglubog ng isa sa mga barko at ang isa ay nawasak. Sa katapusan ng buwan, binomba ng mga Hapon ng 4th Arthur ng kanilang heavy artillery. Kinugkob ng mga Hapon ng 4th Arthur sa buwan ng April 1904 at napakaraming Hapon ang namatay sa labanan, pero patuloy silang umatake hanggang sa makuha nila ang hilltop bastion ng mga Russian na kung saan doon nila pinagbobomba ng todo ang Russian fleet na hindi na makaganti dahil na rin sa kontrolado na ng mga Hapon ang lupa. 4 na Russian battleship ang napalubog ng mga Hapon at 2 cruiser hanggang sa mapalubog na ng mga Hapon ang lahat ng mga barkong pandigma ng Russia. Samantala, ang reinforcement ng mga Russian Northern Forces ay hindi tumuloy sa 4th Arthur dahil nalaman nilang nawasak na ang lahat ng kanilang fleet at wala nang dahilan pa para iligtas ang 4th Arthur sa mga Hapon, kaya dumiretso mga ito sa mukden sa ilalim ng pamumuno ni General Anatoly Stesil. Dahil na rin sa land assault ng mga Hapon ay hindi na kinonsulta ng Russian General ang kanilang Tsar. At mananatili na lang ito sa mukden na kung saan matapos ang gyera noong 1908 ay bibitayin siya sa Moscow dahil sa kanyang kapalpakan. Samantala, sa Russian court, sinabihan ng Tsar na nawasak na ang kanilang Pacific Fleet at unti-unti nang nag-a-advance sa mga Hapon sa Manchuria. Binigyan ng advice ang Tsar na kinakailangan na nilang makipag-negotiate dahil hindi na nila kaya ang puwersa ng mga Hapon at kaya pa nilang isalba ang hawak nilang teritoryo sa China, pero sinabi ni Tsar Nicholas na meron pa silang natitirang puwersa, ang Baltic Fleet nila na siyang nagbabantay sa European side ng border ng Russian Empire. Ipinadala ni Tsar Nicholas ng kanyang Baltic Fleet sa ilalim ng kaman ni Admiral Sinovy Rovestinsky noong October 1904 at naglayag mula sa Baltic Sea papuntang Pacific. 7 buwan ang buinyahe ng Ruso na dumaan sa Cape of Good Hope sa Afrika para makakuha ng worldwide attention. Nahati ang fleet sa 2 portion. Ang isa sa Suez Canal dumaan sa Egypt, habang ang mga malalaking battleships ng Russian Empire ay sa Cape of Good Hope dumaan. Habang sa mukden naman ay natigil saglit ang labanan dahil sa napakalupit na winter sa Manchuria, pero nagpatuloy ito noong February 20, 1905. Confident ang mga Ruso na hindi sila kayang talunin ng mga Hapon dahil sa kanilang puwersang mahigit sa 200,000 sundalo. Pero wala itong laban sa mga Hapon na patuloy ang pag-advance, dala ang kanilang pinakamga bagong artillery, kaya napilitang umatras ang Russian troops. Umabot sa 90,000 ang namatay sa mga sundalong Russians sa labanan. Samantala, ang Russian Baltic Fleet ay dumaan sa Kamran Bay sa French Indochina at narating nito ang Sea of Japan noong May 1905. Plano ng Russian Admiral ay dumiretso sa Pantalan ng Vladivostok na kung saan pinakamadaling ruta para makarating doon ay sa Strait of Tsushima sa pagitan ng Japan at Korea, pero yun din ang pinakadelikadong ruta dahil andon nakabase ang Japanese Imperial Navy sa Korea at mainland Japan. Habang ang mga Hapon naman ay naghahanda na sa pagdating ng Baltic Fleet sa ilalim ng pamumuno ni Admiral Togo,
Dala nito ang Japanese Combined Fleet at sa katapusan ng Mayo, ang 2nd Pacific Squadron or Baltic Fleet ay nasa huling parte na ng kanilang paglalakbay papuntang Vladivostok. Gabi sila nang dumaan sa Tsushima at patay lahat ng ilaw sa barko, pero ang kanilang hospital ship ay hindi pinatay ang ilaw, kaya nakita ito ng mga Hapon. Nang umabot kay Admiral Togo ang balita, inutos kaagad nito na salubungin ang mga Russian at ipakita sa kanilang lahat kung gaano ka-effective ang Japanese Imperial Navy dahil hindi pa ito natatalo sa kahit saang digmaan. Noong May 27 at 28, 1905, nagsimulang magpaputok ang Japanese Navy sa mga Russian na kilala na ngayon sa kasaysayan ang Battle of Tsushima. Sa unang araw pa lang ng labanan, wasak agad ang 8 barko ng mga Russian. Mahigit sa 5,000 mga Russian sailors ang namatay sa unang engagement ng dalawang imperyo sa dagat, habang 3 torpedo boats lang ang nalaga sa mga Hapon at 160 na sundalo. 3 barko lang ng mga Russian ang nakatakas sa labanan papuntang Vladivostok at 6 ay dumaong sa mga neutral ports sa lugar. Matapos ang Battle of Tsushima, ang Combined Japanese Army at Navy ay sinakop ang Sangkalin Island na parte ng Russian Empire para tuluyan ang sumuko ang mga Ruso sa digmaan. Habang sa St. Petersburg ay hindi makapaniwala ang lahat na ganun na lang kadali at winasak ng mga Hapon ang kanilang 2 fleet at sinakop pa ang kanilang teritoryo, walang nagawa ang Tsar kundi ang sumuko para hindi sila tuluyang mapahiya sa mundo, na nagresulta sa napakalaking kaguluhan sa buong Russia, lalo na sa kapital, na hindi matanggap ng mga tao ang kanilang pagkatalo sa mga Hapon. Nagrebolusyon pa mga tao dahil sa kanilang galit sa Tsar na natalo sa digmaan. Sa pamamagitan ni President Theodore Roosevelt ng Amerika, napagkasunduan nila sa New Hampshire ang Treaty of Portsmouth noong September 5, 1905. Na-recognize ng Russia na parte ng Japanese sphere of influence ang Korea at pumayag na aalis ang Russian troops sa Manchuria at tuluyan ang inannex ng Japan ang Korea noong 1910. Pinagbigyan naman ng Japan ang Russian Empire na paupahan ng Port Arthur sa kanila at ang nakapalibot na peninsula. At ibinigay naman ng Russia ang kalahati ng Sangkalin Islands sa Japanese Empire, pero makukuha itong muli ng Russian matapos ang pangalawang digmaan sa mundo sa ilalim ng Soviet Union. Nakuha naman ni Roosevelt ang Nobel Peace Prize dahil sa kanyang effort na pagkasunduin ang 2 higanting imperyo. Naging isang makapangyarihang bansa naman ang Japan matapos ang digmaan, ipinakita nito na kaya nilang makipagyara sa isang malakas na bansa na siyang nagbigay kaba sa Amerika na meron na silang karibal sa Pacific, kung saan malaki rin ang kanilang interes sa rehiyon. Habang si Tsar Nicholas naman ay hindi na magtatagal sa kanyang pwesto dahil sa Russo-Japanese War, nawalan na ng tiwala ang mga Russian sa kanilang Tsar. Hanggang sa World War I ay walang nagawang magandang military decision si Nicholas, kaya tuluyan ang nagrebolusyon ang kanyang mga tao at tinanggal siya sa kanyang pwesto, na siyang rason sa pagtatag ng bagong nasyon, ang pinakaunang komunistang bansa sa mundo, ang Union of Soviet Socialist Republics or Soviet Union. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.